Buti pa mga kababayan doon sa Cebu province, hindi na requirement yung paggamit ng face mask. Gusto na nilang bumalik sa normal yung buhay ng mga Cebuanos. Approve. Congratulations sa inyo. Ito ngayon ang balita. Cebu Governor Gwendolyn Garcia has signed Executive Order number 16 that makes wearing of face mask an option in no longer a requirement in outdoor settings. Pag nasa labas ka, pwede ka na mga kababayan na maglakad-lakad na walang face mask. Ito yung tama na dapat gawin all throughout the country. And sana po pagtapos ng administrasyon ni President Digong, hindi na tayo babalik sa ganong tawag dito, mga health protocols na wala man pong kakwinta-kwinta. You can just imagine, tingnan ninyo yung mga tao, naka-motorcycle, mga kababayan, may tawag dito, closed faced helmet, naka-face mask pa. What? Hindi mo maintindihan kung ano yung logic. Closed faced ka, helmet, required ka pa na mag-face mask. Ano yun? Diba? At nasabi ko sa inyo mga kababayan, because of this pandemonium, nawalan ng common sense yung mga tao, the so-called experts. Paano kayo naging expert? Experts kayo sa ano? Tapos, makita mo yung mga tao, wala mang kasamang kung sino, nag-iisa siyang naglalakad sa kalsada. Wala mang crowd. Naka. What? Ganon tayo minindset. Ginawa tayo mga uto-uto nito mga so-called experts. Naglalakad ka sa bundok? Naka. Ano nangyari sa inyo? Nasaan na yung common sense? So common sense is not anymore very common this time because of the pandemonium. In constant bombardment ng mga brainwashing ng mga globalist kabalot, mga kababayan. So noon pa ito, si Kwan, maganda yung approach niya. Ginagamitan niya ng sentido common si Gwen. Kaya lang inaway ng nasyonal, Diba? Kasi, hindi ka niya sumusunod. Brinaso si Gwen. Last year, labi ko sa inyo. So sabi dito sa balita, however, face masks remain mandatory in poorly ventilated or indoor spaces. The capital has also recommended to keep face masks in crowded areas. O ito yung tama. May sentido common. Kung crowded, sige. Kumbaga. Pero kung isipin nga po, di ba massive na yung ginawa ninyong talks? So anong problema ninyo doon? You have all the protection. May booster, may grower, may finisher pa. Di ba ganon? Booster, grower, finisher. So anong rason na natatakot pa rin kayo na magkaroon ng lahat lang po ito, panluloko, mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, sana naman po yung ating susunod na administrasyon, makapili tayo ng magaling at totoong magaling na papalit po kay Duque Cok sa DOH. Yung hindi sumusunod, hindi tuta ng Judas. Hindi tuta yung agenda ng Judas, kung alam lang po ninyo.
Ito nga po, sinasabi nila conspiracy theories daw. Report ng Abayas. Ito, pakita ko sa inyo. Ito siya. Mabilis lang, mabilis ko lang ipakita sa inyo. Conspiracy theories, cloud post for pandemonium treaty. Sinasabi nila conspiracy. Kasi nabuking kayo, itong si Judas nabuking yung kanyang agenda. Mga kababayan, anong agenda? To take over health policy ng mga sovereign nations. Yun ang kumalat na kwento. Yun naman talaga yung ginagawa nila po. So, dinideny nila na wala silang ganong intensyon. Anong wala? Yun ang ginagawa. Di ba kayo nagdidikta sa mga bansa? Kaya nga lagi kayong nakabantay rito. May representative si Judas dito sa ating bansa. Yun na yung nagmamaniobra ng dapat gawin natin. As if yung health secretary wala ng papel, kundi sundin kung ano ang direksyon nila. Tapos sasabihin nila dito, Judas is battling a barrage of disinformation alleging it is scheming to take over health policy in sovereign nations as it tries to chart way forward towards averting future pandemonyo. So, sinasabi ninyo ngayon na it is a conspiracy theory. What? Anong conspiracy theory? It is a conspiracy fact. Yun mismo ang ginagawa ninyo. Ngayon, nagising yung mga tao, umalma. Kaya kayo, dumipinsa ngayon. Huwag kami. Ngayon, inaaway si inaaway si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ng Hayop TF. Kasi gusto niya sana kung ano yung advice ng local health officials nila na akma sa response nila doon sa Cebu, yun ang dapat sundin. Kasi ang dami ng mga kung ano-ano ang mga restrictions and protocols na wala sa hulog, illogical. O ngayon nga, kinuntra na naman po nila. Yeah, report ng Abayas. Basahin ko sa inyo. Taliwas sa ipinapatupad na BIDCO protocols ng Dohel, naglabas ng executive order si Cebu Governor Gwen Garcia kung saan hindi mandatory ang paggamit ng face mask sa outdoor area sa naturang lalawigan. O yun. Nag-intriga na naman po yung Abayas. Tapos, pinalabas dito, kinote yung statement ni Gwen based sa executive order niya. The use of face masks shall be optional and well ventilated in open spaces. Yung gustuhan niya, okay. Pero hindi na natin i-re-require. So, ang ganda na ang magiging sitwasyon. This will attract, more visitor stories sa kanilang lugar para mabangon yung kanilang economy. Lalo pa mga kababayan, mabilis na makabangon, lalo pa mga kababayan na yung it so happen, ninominate ni President Bongbong Marcos yung anak ni Gwen as tourism secretary. So, may problema na naman sila. Anong problema ninyo doon? Sa open spaces, you are now allowed na maglakad-lakad na walang, hindi ninyo nararamdaman sa sarili ninyo. Ang init ng panahon. Pagkatapos, naglalakad ka sa labas, halos hindi ka na makahinga. Ang ginagawa mo, you're actually torturing yourself. You are suffocating yourself. You are killing yourself. In effect, kasi yung oxygen na dapat singutin, mahinga ng tao, may nakaharang sa... Kaya nga may butas siya, harangan mo. And it is, open space. Wala mang mga taong kasama ka. You are required. Pag hindi ka sumunod, you'll be arrested by the police. Ito yung, mga kababayan,
napakatindi na restriction na ginawa ng ni Judas. Not to save you, but to decimate people. Iyon just ano, ay kung mabasa ninyo at unawain ng maigi yung sinabi ng mga totoong eksperto, ay, totally, hindi ninyo paniniwalaan itong mga pinaggawa nito mga. So our other countries, sabi niya ni Gwen, including Singapore, have already directed the wearing of masks and other personal protective equipment be optional in outdoor settings. Kaya nauna sila. Magaling talaga yung Cebu Governor. Matalino, mga kababayan. And Cebu is rising. Sheba, Cebu is rising. As prophesied, mga kababayan, the Queen of the South. You see, laging nangunguna yung Cebu. Mga kababayan, di kayo nakalata. Kahit sa mga policy, maayos sila. Hindi pa iniwan ng ano ng common sense the rest of the ngayon. Tapos itong si Duque Koc pinost yung policy, lumayas na kayo diyan, ilang araw na lang, 20 days na lang kayo, tapos pa-advice pa itong si Duque Koc. Dumigil ka nga. Pagandaan mo na lang yung mga possible cases na kaharapin mo. Pag wala ka na sa posisyon. Diba? So sabi rito, current protocols now allow only for specific instances when masks can be taken off, such as when eating or during certain well-ventilated sports and activities. Anong klase mga policy ninyo? Pag nasa mall ka, pwede mong alisin pagkakain ka. Anong klaseng patakaran yan? Ibig bang sabihin, yung sakit po na lumilipad-lipad, stop mo na sila, pahinga mo na sa gilid kasi kakain yung tao. Pagkakain, stop. Walang peligro. Pag hindi na kumain, tapos nang kumain, a-attack na naman sila. Lumalabas ganon ang uri ng inyong mentalidad. You see? David ko is still present, sabi rito. In the pandemonium is not yet over. Individuals can still catch the ano, most especially for our vulnerable population. Let's be responsible and do our part. Sabi po ni Duque Koc. What? Iyong mga kuan nga ninyo, yung mga tinoks ninyo na mga members ng cabinet, ilang beses si ano? Ilang beses si anyong tubig, anyong lupa? Di ba? Namatay na? Di ba buhay pa hanggang ngayon? Anong ibig sabihin nun? Yung sinasabi ninyong sakit na pinanakot ninyong pinanakot sa buong mundo, kasi ang utor nitong pananakot yung amo ninyo na si Judas, hindi man totoo, buminta lang kayo. Yun ang totoo niyan. At inilubog ninyo sa ano? Sa kahirapan yung ating bansa. 13 trilyon na lahat-lahat yung ilubig ninyo sa utang, pinambili ninyo nitong mga. In ngayon, gustong ibango na ng mga LGUs yung kanilang ano, kontra kayo ng gobyerno. Lumayas na nga kayo, 20 days na lang kayo, tumigil na kayo. Let the next administration ano, implement its own ano, own policy dito po sa. Tapos ayaw pa ninyong tanggalin yung state of ano, calamity para makapag-release pa ng alam nyo na, di na kayo makontento.
Oh, so sabi natin, baka naman si, ano, si suggestion lang naman, we believe in the wisdom of the next president. Pero, kung ako yung tatanungin po, itong mga nakapaligid po kay Doki ko, yung mga recommended ng kung sino-sinong mga grupo po, may mga motibo silang iba. Hindi man serbisyo po. Baka negosyo lang, mga kababayan, at kung ano-ano pang motibo. Di ba? And baka lang pwede ninong tingnan po, Mr. President, yung grupo ng consent doctors. Yung grupo ni Agbayani, Ichi Agbayani, sila, may alternative sila na plano na naiiba dito sa grupo ni Doki ko. Si Doki ko, lahat lang siya doon sa ano. Yun ang salvation, yun lang. Pero ang grupo ni Ichi Agbayani, yung traditional na thinking, kasi yun man talagang tama, traditional thinking, pag may sakit, gamutin mo. Hindi yung i-isolate mo lang, di mo man ginagamot. Pag may sakit, gamot. Yun ang sagot. Yun ang dapat response. Vitamins, pagkain na ano, masusustansya, yun para palakasin yung natural immune system. Ginawa nila. Baliktad po, imbis na tanongin ninyo yung mga tumangga, humina yung kanilang katawan, naging ubukin sila. You see? And so, lagi kang mag you need to ano? To receive grower, booster, finisher. Pag hindi, vulnerable ka na naman. Why? Tanong ninyo sa mga experts na totoo. Sinira mismo yung natural immune system. So, imbes mga kababayan na magkaroon tayo ng herd immunity, hindi yun ma-achieve. Why? Sinabutahin nila para tuloy-tuloy ang negosyo ng mga... Alam na ninyo? Yun ang intention at lagi kang nasa kanila at their mercy. Every individual or throughout all humanity or throughout the world, nasa mercy kanila. You see? Anyway, mga kababayan, yan man lang po. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lefting Cream. Pinapahidag po sa mga pulses in affected area. And mainam po sa mga paninigas ng kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Pinapahid lang po sa mukha twice a day. You will look 10 years younger than your age. Yung mga, ano po, yung mga cancer patients, pwedeng itry po ninyo ito. Di man siya gamot. Kwan po siya. Food supplement. Kailan? Gawa kasi siya sa goji berry. Ang goji berry, mga kababayan, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.